Hello guys, so dumating na naman ang panibago kong order galing sa Lazada. So ito ay isang heat gun dahil wala pa ako na ito kaya ako bumili. So sa inyo, baka sabihin nyo kaanin ko naman yan. Actually yung heat gun, marami kayong pwedeng gawin dito. No? Tatanggal kayo ng mga sticker na hindi matanggal, pwede yan. Meron kayong mga plastic na gusto nyong i-shrink, pwede rin yan. Kung gumagamit kayo ng electrical tape na ginagamitan ng heat para mag-shrink, pwede rin to. Okay, so far, okay naman yung packaging ni seller. Okay naman. So ito na yung heat gun. So yung binili ko, hindi na branded. Kasi napansin ko, ganun din naman eh. Normally, yung mga branded eh, rebrand lang din naman yan. Pinapagawa naman sa China. Pero syempre, yung quality nun, mas maganda. Pero to, since alam ko, nasa ano lang ito eh. Kaya pabili ko dito. Hindi pala yun. Ang bili ko dyan is nasa, walang presyo. Patago na lang mamaya guys. Kalimutan ko eh. Pero parang nasa 600 lang yata ito. Okay, so yun lang siya. Wala siyang mga other balot, no? So ganyan lang. Yung heat gun mismo, instructions in Chinese, so useless na yan dahil hindi mo tayo marunong mag-incheck. Okay, so yung mismo heat gun, yan, Oshima. Okay, so mukhang ito yung trigger kung in temperature niya, let's say off, yung pinaka-speed ng blower, 1 and 2. Ayan. And then dito naman yung temperature, no? Kung gaano kainit yung gusto niya. So ito siya. Or maaring baligtad, maaring ito yung sa speed ng motor, ito yung sa temperature. Pero hindi ko pa alam. Testingin ko pa lang. And then itong attachment dito. Kapag ka gusto niyo gumamit ng medyo mahirap siya itulak. Tigas. Ayan. Ayan. Okay. So ito siya guys, so ang kanyang specification is 220 volts alternating current, 2000 watts, 50 to 60 hertz, and then meron siyang CE. So ibig sabihin, pumasa sa standard to ng European certification system. So siguro, totoo yun. Pero dito, napansin ka to, parang medyo nagwawabol. Pero baka normal na niya yun. Tapos yung pagka-plastic niya, mukhang okay din naman. Then, ito yung kailangan ko kasi. Kailangan na itatayo siyang ganyan. Ayan. Maganda kung bibiliin niya, may flat yun dito. Para in case na meron kayong, let's say, iinitin. Kunyari, pipe, no? Gusto niyo mag-bend ng pipe. So, nakaganyan siya. Kunyari, let's say, ito yung pipe, no? Bubuksan niyo lang siya. And then, mabibend niyo yung pipe na hindi niyo na hinahawakan yung gan. At least, dalawang kamay yung magagamit. Kaya pag bumili kayo ng heat gun, maganda yung flat yung surface dito. Or yung para may stand. So, mas maganda yun. Okay? So, testing natin. Okay, guys. So, nakakuha na ako ng power extension cable. So, mapapansin nyo, no? Yung plug niya is flat. So, okay yun. Kasi kung bilog, gagamit pa kayo ng adapter. Or, pwede kayong gumamit ng ganitong klaseng extension cords. Magpapurpose. So, naka-on na siya. So, off position, yung nasa zero. Nakikita niyan. And then, pag-press. Okay, so tama nga yung hinala ko. So, ito yung speed ng fan. Fan speed. And then, ito naman yung sa temperature. Okay. So, ano lang, wala kasi akong thermometer. So, hindi natin matitesting kung ano siya kainit talaga. Pero testingin natin yung ano, yung power niya using ordinary plastic. Okay. Okay. So, yung skin temperature.
Okay, so far hindi umiinit yung handle. Okay siya. Pero syempre amoy ano, maamoy yung sunog niya siya kapag pinapaandar niya, syempre susunog yung plastic. Pero so far okay siya. So ito yung nabili ko ulit sa Lazada. Ang nakalagay sa kanya is a hot air gun, electronically controlled. So guys, hindi ito sponsor ha. Bumibili lang ako ng ganitong equipment kasi sa bahay, mahilig kasi ako magkalikot. For example, gusto ko maglagay ng mga vinyl wrap sa kotse. So napapanood ko kasi sa YouTube, gumagamit sila ng mga ganito para ma-shrink yung wrap, ano, para ma-contour. Okay guys, so sa nalagay sa box, so wala siyang brand, no? Wala siyang brand. Pero pagdating sa mismong box, sa mismong unit meron. Kasi nga kung titingnan nyo, tulad ng binanggit ko kanina, sa China kasi normally nagsusupply sila ng ganito. And then kung ikaw yung magdi-distributor para sa kanila, pag marami kang binili, pwede mo siyang palagyan ng sarili mong brand. Tulad nito. Kaya minsan makakakita kayo, for example, sa Lazada na kapukang kamuka pero iba label. Eh din iba rin yung presyo. So ang totoong nangyari noon, pare-pareho sila nang pinapagawaan sa China ng ganito, ganitong unit. And then depende na sa amount or sa quantity na bibilihin mo para pwede kang magpagawa ng sarili mong label. Pero so far etong Ushima na to na galing dun sa link na ilalagay ko mamaya kung saan ko siya binili. So far okay. Kung ano yung ina-advertise niya, yun siya. So ito yung love guys, oh. Shima. So yung plastic niya, nothing special. And then mayroon dito yung Chinese warning na manipis na sticker na mukhang hindi tatagal. Yung cable niya, so far okay naman. Then yung build quality, okay din. Yung ganito niya, mabilis uminit kasi mag-iingat kayo pag gagamitin niyo to. Alright, so yun lang. So thank you for watching. So panoorin niyo rin yung mga ibang unboxing ko sa YouTube. Tsaka sa Facebook, mag-subscribe kayo sa Cap Benny TV on YouTube and Facebook. Thank you!